Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran ang ilan pang mga senyales na kung saan makikita nyo sa inyong mga palad na ito ay makapagsasabing ang taong ito ay ipinanganak na maswerte. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka ay pakacheck na lamang po sa ating channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghayan man po natin ukol sa interpretasyon ng inyong panaginip na kung saan ang apat na mga senyales na kapag sa sandaling nakita nyo ito ay siguradong may swerteng hatid o ito ay may positibong ibig sabihin para sa mga taong nakapanaginip ito. Kit kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Alam niyo pa na kapag kayo ay nakakita ng mga puting kulay sa inyong panaginip, madalas ito ay nauugnay sa kapayapaan at kaunlaran. Sa makatuwid, kapag kayo ay nakakita nito, gaya na lamang ng mga puting bulaklak, puting damit o mga puting templo, ito ay sumisimbolo ng papasok na kayamanan o perang darating. Kaya't ito ay nagsasabing ikaw ay magkakaroon ng mga swerte o mga windfalls na hindi mo inaasahan. Kaya't ikaw ay masisiyahan sa balitang ito na paparating. At bilang karagdagan rin na ang mga puting mutawat at mga puting shell sa inyong mga panaginip ay pinaniniwalaan ring magdudulot ito sa inyo ng kaunlaran. At kapag naman raw ay nakakita ka ng prutas na kasoy sa iyong panaginip, ito rin ay may hatid na swerte o positibong hatid. At lalo pa kung ang puno na iyong nakita ay puno ng prutas ng kasoy, dahil ito ay nagsasaad o ang interpretasyon na kaugnay rito, ikaw ay makatanggap ng pera sa lalong madaling panahon. At kapag naman sa iyong panaginip kayo ay nakakita ng mga pula o puting mga bulaklak na lutos, alam niyo ba na ito ay matipuring ni isang matagumpay na panaginip? Dahil ibig sabihin ito na sa mga susunod na mga araw ay may mga magandang oportunidad na para sa iyo ang karating. At samantalang ang kulay orange rin sa panaginip ay may positibo ring hatid dahil ang kulay na ito ay sumisimbolo sa pag-asa, kagalingan at pagiging produktibo. Dahil ang kulay na ito ay malapit sa kulay ginto, kaya't ito rin ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa buhay, mga swerte, lalo na sa usaping yaman man o pananalapi. Ito rin ay sumisimbolo ng mga positibong pagpapago sa iyong buhay. So para sa inyong mga kachansky, kapag sa sandaling na panaginipan nyo ito, ay agad nyo nang i-affirm sa inyong mga sarili ang mga swerte o magandang mangyayari sa inyong buhay. Palakasin nyo ang inyong paniniwala, huwag maging negatibo para higit lalo ito maging epektibo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin o iisnabihin ang video na to. May basan man o wala ang naging interpretasyon ng mga swerte o panaginip na ito, ay kina po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin o yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makamit ang ating tagumpay. Marunong pa rin po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may control at tayo pa rin ang umagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay mga suggestion o reaksyon o nais na idagdag sa topic na to ay pagkikomment na lamang po sa iba pa. Maraming salamat po mga kachansky. Good luck and God bless.